payat ba ang anak nyo, papatabain natin yan. Yan ang laging sinasabi ng mga nanay sa mga doktor. Dok, bakit po payat ang anak ko? Ang sagot naman ng mga doktor o pediatrician, hahabol din yan, tataba din yan. May mga dahilan kasi bakit sila payat sa ganitong edad, lalo na yung pagpasok sa school. Kasi ito yung panahon na lumalaki sila. So, mas importante muna yung pagtangkad. At depende sa likot ng bata o yung gawain ng bata. Tignan nyo rin ang lahi ng mga magulang. Kung payat ang nanay at tatay nung maliit sila, payat din ang magiging anak nila. Kapag nag-sports ang mga bata, syempre mas slim sila. Depende din ito sa mga habits ng pamilya, nakikita sa kaibigan, napapanood sa mga commercials sa TV na pagkain, at sobrang paggamit ng gadget. So, ayusin natin ang mga ito. Yung mga maling paniniwala na dapat cute ang batang mataba, hindi na ho ngayon. Huwag na ho nating piliting patabain ang batang payat. Ang kailangan lamang ay hindi siya nahuhuli sa paglaki o yung tama yung developmental milestone niya. Huwag din natin pagagalitan kung may natitirang pagkain dun sa kanyang plato. Kasi maraming nagugutom o walang makain, hindi na ho. Kapag busog na ang bata, pwedeng ihinto na ang pagkain. Ito ho ang mga tips sa pagpapakain ng mga batang payat. Huwag nating piliting kumain. Basta bigyan natin sila ng iba't ibang choices at hayaan yung tikman nila yung mga iba't ibang pagkain hanggat sa magustuhan nila. Kung pwede nga, tatanungin sila, isama sila sa pagbili at pagluluto para kakainin nila yung mga pin-repair nilang pagkain. Kailangan ang meal time ay masaya para sa bata. Yung mga matatanda, huwag munang mag-gadget, huwag munang mag-cellphone, huwag manonood ng TV at huwag mag-aaway sa hapagkainan. Kailangan masaya kumakain ng bata para hahanap-hanapin niya ang pagkain. Sundin din natin yung bigyan nyo sila ng mga maliliit na pagkain para kayang-kaya nilang kagatin. Tsaka yung nababagay sa edad nila, huwag nating ipilit ipakain yung pagkain ng matanda kasi iba ang gusto ng bata. Kung gusto niya hamburger, gawin nating nutritious ang hamburger at spaghetti na kakainin nila. Hayaan nyo silang maglaro. Yung physical play, huwag puro gadgets para gugutumin sila. Isama nyo din sa pag-exercise ang inyong mga anak tulad ng paglalakad. Kung pwede nga, bigyan nyo sila ng sports. Diba nakita nyo, kapag nagsuswimming, gutom na gutom sila. So, ibig sabihin, makakatulong ang sports sa kanila. Kung papainumin nyo ng tubig, maganda, before kumain, mga 30 minutes, o kaya naman, pagkatapos kumain, mga 30 minutes after, or kaya palagok-lagok lang, para hindi busog na busog sa tubig yung bata. Importante din ang pagsunod ng eating schedule. Kahit sa ating matatanda, mabuti yung may sinusunod na schedule para sanay yun na talaga yung oras na gugutumin ang isang tao. Maganda merong almusal, merienda, tanghalian, merienda, at hapunan. Konti-konti, pero nasa tamang oras. May mga pwede tayong ipakain para sa mga batang medyo ayaw bumigat. May mga high calorie at healthy na pagkain. Pagdating sa palaman, bigyan sila ng peanut butter. Ang egg at milk, mga complete food yan. Kailangan din nila ng protina na manggagaling sa itlog, sa chicken, sa milk. Kailangan nila ng calcium para sa buto at ipin na makukuha mo sa gatas, yogurt, keso. At pag nagluluto kayo, pwede nyong lagyan itong milk at keso, yung mga sopas ninyo, tapos yung gatas, pwede din ilagay dun sa mga pasta, champorado, oatmeal. Pwede nyo silang bigyan ng dark chocolate kung talagang gusto ng chocolate. Tapos bigyan nyo rin ng mga fruits and vegetables katulad ng mga saging, munggo, magandang merienda ng mga bata ang munggo at saka kamote. Bigyan nyo rin ng mga nuts at mga tokwa bilang ulam. Sa pagluluto, gamitin ang magagandang mga oils tulad ng olive oil. So yan ho yung mga example kasi kailangan nila ng protina at energy habang lumalaki. Sa pagluluto, kung kailangan nyo silang isama sa pagbili, pagluluto at pag-prepare, mas kakainin nila yung pagkain nila.
meron din silang makailangang vitamina at mineral. Vitamin A, habang lumalaki, kailangan nila yon. Vitamin D, E, isa din sa pangangailangan nila ay iron para sa immunity at sa pag-aaral nila. At nakita nila yung mga batang kulang sa zinc ay mas walang ganang kumain at ayaw lumaki. Yung fiber, kailangan din para hindi magtibi. So, maraming pangangailangan na kaya kailangan, sabi ko nga, iba't ibang klase ng pagkain, assorted para makuha nila ang mga pangangailangan nila. Iron, maraming Pilipino, batang Pilipino ay anemic. Ito ang mapagkukunan ng iron. Itlog, mga berdeng gulay, manok, munggo, beans. Yan ho yung mga sources natin ng iron. Importante na turuan kumain mag-isa ang bata habang maliit pa. So, habang lumalaki, hayaan nyo silang kumain mag-isa. Kailangan maliliit lang yung portions o kaya nilang hawakan. Kasi mas matututo silang kumain ng mag-isa hanggang sa paglaki nila. Bigyan nyo sila ng maraming choices. Hayaan mong subukan ang iba't ibang lasa. At nakita nila kapag nag-aaral na yung mga bata, hindi na nakakainom ng gatas. Kasi napapalitan ng mga matatamis na inumin. So sana mas painumin natin sila ng gatas. At nakita nila ang mga batang nag-aalmusal, mas nakaka-perform at mas mataas ang grado sa eskwelahan. Tayo ang model ng mga batang ito. So kung anong nakikita sa matatanda, ay siyang gagayahin. So ipakita natin na yung mga kinakain natin ay masustansya. Nakita din nila sa pag-aaral, una ayaw ng bata sa isang pagkain. Pero 8 to 10 times niyang nakita, titikman din niya. So wag nyo rin sasabihan na pihika ng isang bata dahil maiisip niya pihikan nga siya. So wag na nating ipaalala sa kanya yon. Basta bigyan natin siya ng iba't ibang klaseng pagkain. Problema din ng mga Pilipinong bata ang pagkakaroon ng bulate. Kaya pwedeng purgahin kada 6 na buwan o kada taon. Ang pangpurga ay mebendazole, isang kutsarita, ipapainom sa umaga at sa gabi. So twice a day yon sa loob ng 3 araw. O kaya kung gusto ng tableta, 100 mg tablet, umaga gabi sa loob ng 3 araw. O kung malaki ng bata, pwede yung isang tableta na 500 mg, isang inuman lamang. Sana po itong mga tips ay makatulong sa mga nanay na may mapapayat na anak. Gusto natin healthy at happy ang ating mga anak sa pagkain. Nandun kayo para tulungan sila, maging good example, at maging matyaga sa inyong mga anak. Salamat po.